Earlier this week, the Philippine Education Department made headlines after it proposed to integrate the West Philippine Sea dispute, as well as the Hague ruling, into the curriculum of grade 10 students. Let's now get the thoughts of Teachers as Dignity Coalition. We are joined by its national chairperson, Benjo Basa. Sir Benjo, good afternoon. Thank you for joining the program. Yes, ma'am. Good afternoon, and good afternoon to our viewers. Thank you, Renpo. Thank you, sir. Let's start now. Let's immediately jump to what's being discussed on the DepEd now. A new proposal is being purported for especially for grade 10 students, and one of the three of those actually being pinpointed are red tagging, EJK, and trolling the West Philippine Sea. Let's tackle that on another matter later. But do you think grade 10 students are prepared to discuss these kind of issues? Yeah, well, I think so, no? Kasi ito namang human rights issues, no? And of course, no, including the EJK issues, no? Ay sa tingin ko naman kailangan din naman talaga itong matakel, no, dito sa ating mga subjects, no? Especially sa social science, social studies subjects, no? Although pagdating nila sa grade 11 and 12, no, doon sa senior high school, meron ulit, no, na pag-uusap tungkol dito. Pero yan ay pumapasok doon sa contemporary issues, no, na part ng ating grade 10 curriculum. Kaya eksakto naman po yan. At dapat lang, no, at that early yung mga bata ay maturuan na natin ng mga basic concept, no, especially ng basic concept ng human rights, no, regardless of the political climate, no, kasi medyo ano lang ngayon, no, medyo maaaring maging controversial ito, no, dahil alam naman po natin, ano, hanggang ngayon mainit ang pinag-uusapan pa rin natin yung EJK at ilan pang mga issues po. Mm-hmm. Speaking of controversial, Sir Benjo, you already said it, hindi ito magiging madaling pag-uusapan, lalo na because we're talking about these are still children that we're talking about, 'di ba, na pag-uusapan ito. Yes, these are human rights issues, but in a way, it is still controversial because we are talking of lives at stake here. Lives being taken by government, by government forces as well. Paano ito dapat talakayin ng mga guro sa kanilang estudyante? Siguro, if we stick, no, to the basic concept of human rights, no, na yung gobyerno supposedly ang duty bearer, yung gobyerno, no, sa konsepto ng human rights, at siya yung dapat magpatupad, no, ng human rights, no, at nung Universal Declaration of Human Rights at iba't iba pang mga international laws, no, and international humanitarian laws din, ano po, no. So napaka-importante nito, no, na naintindihan ito ng mga teacher. Mm-hmm. Na hindi ito political matter, no, na itong pagtuturo ng human rights ay wala itong kinalaman, ano, sa kung anong political affiliation or political inclination meron ka, no, kasi kahit anong partido mo, well, in fact, no, even well, sa world stage, makikita natin ang umaakto na human rights defender, no, sa buong mundo, parang international police, ay itong US. Mm-hmm. Oh, pero US, no, has its of course, no, has its own share, no, of human rights violation, no. Sa history natin, makikita po natin 'yan, 'di ba? Sa Latin America, no, dito sa Southeast Asia, malaki yung history ng human rights violation, no. So regardless, no, kahit nasaan ka pang political fence, no, ay kabilang dapat, no, ikaw bilang isang teacher, at ito naman yung pinakikiusap namin sa aming mga guro, no, at sa aming mga miyembro, no, regardless, no, dapat ituro natin yung concept ng human rights, and that's one of our agenda, no, in our legislative and executive advocacy po, no, na dapat palakasin yung pagtuturo ng human rights, no. Mm-hmm. At hindi lamang sa mga bata, dapat magsimula ito sa mga teacher, lalo na dun sa mga teachers po, no, na may kinalaman yung kanilang subject matter na dito sa human rights, no, like values education and of course, no, yung social science or social studies teachers. Mm-hmm. Natin. Should the DepEd have programs for the educators first bago nila ito ilagay sa curriculum ng K-12 students? Certainly, ma'am, no. Yun yung kailangan natin ngayon kasi talagang even no, among the teachers po, no. Siguro isang dekada ng ganito yung aming observation, ano. Kasi yung mga teacher parang how would I put it, no, parang ano sila, allergic, no, doon na pag-usapan yung human rights, at minsan, no, naririnig natin yan. Of course, admittedly, no, masakit sa akin na aminin po ito, no, may mga teacher tayo na pag pinag-uusapan ng human rights,
nare-relate din agad, no, yung human rights doon sa left, no, na nare-relate yung human rights sa mga criminal, no, which hindi dapat, no, kasi lahat naman talaga, no, even the leftists, no, and even the criminals, no, ay may human rights din, and even, no, the accused, no, na mga police, na mga sundalo, no, and the politicians, lahat po naman yan ay may human rights, no, basic naman yun. You have this human rights simply because you are a human being. No, yun dapat po ang ating itoon kasi right now, no, in fact, madam, I just want to share to you, no, ngayon po we have a national seminar consultation here in Baguio City po, no, and one of our topics po is the human rights, no, or strengthening, no, of human rights education among our teachers po. Mm-hmm. If I may, before we jump on a different issue, Sir Benjo, ano yung reaction ng mga teachers group natin on VP Sara Duterte, also the Education Department Secretary, on her supposed red tagging of a leftist group, and now the DepEd is taking up red tagging para maging bahagi ng curriculum ng Kito 12. Oh, we don't know po, no, kung ano ang ibig sabihin diyan ng ano yung purpose, no, ano yung intent, no, ng inclusion ng red tagging. Of course, kasi kahit naman ng gobyerno natin ang sinasabi nila hindi sila nagre-resort sa red tagging kasi parang masama rin naman talaga yan. And even, no, our government officials sinasabi po yan, no. Well, going back, no, dun po sa inyong tanong, no, tungkol doon sa quote and unquote red tagging po na ginagawa, and of course, no, we may agree, no, at nakikita naman po natin ito, no, ng ating vice president at secretary mismo sa ilang grupo, no, talaga naman kami po, no, nananawagan po kami nung mahinahon po, no, na pag-resolve, no, dito sa mga usapin po na ito sa differences, no, at naniniwala naman po kami na kung legitimate yung mga usapin, dapat sasagutin po, no, ng diplomatic rin at legitimate at constructive, no, kasi we believe, no, alam mo sa amin, Ms. Rica, naniniwala kami, no, na dapat lagi may pag-uusap, no, between the advocates, no, our groups, no, and I don't mean TDC alone, no, the groups of teachers, no, and of course the policy makers and the Department of Education in particular. Naniniwala po kami doon kasi lahat po ng gains na nakuha ng mga teachers organizations, no, in the past, no, lahat yan ay nakuha dahil sa paikipag-usap ng mabuti, dahil sa pag-uusap ng mabuti. So kung yung isang panic hindi magiging bukas, wala po talagang aabutin. Mm-hmm. This is a very delicate issue, no, Sir Benjo, because we're talking about educating our children, grade 10 to 12, grade 10 na pupunta na papunta na tutungo na sa pakolehiyo, na alam natin may ilang mga universidad ang minsan ay natatag na aktivista. Ano po, no? So let's move now to a different topic on West Philippine Sea at saka international issues also being discussed na ipasok din sa curriculum natin. But these are very fluid subjects. Sa tingin niyo po, dapat nang malaman ng mga estudyante natin, maging mulat na ang kanilang mata sa nangyayari when it comes to international politics? Tama po, no, na maging mulat yung mata sa nangyayari, no, but anyway, we have to be consistent, no, mukhang dapat yung mga ganyang topics po ay malaliman, no, na pag-aaralan po, no, na may in-depth din, ano, na discussion among our teachers, kasi ang position, well, at least, no, the position that the government of the Philippines, no, taking now is talaga naman ang sinasabi niya, panalo tayo doon sa arbitral ruling, no, sinasabi niya atin ng West Philippine Sea, no, so nakikita naman natin yan, consistent naman po dyan, ano, although hindi rin natin alam kung hanggang saan, hanggang kailan, ano, tapos parang kumikiling naman sa US, no, right now, ano, parang ganun yung nakikita natin, ano, yung ating bagong administration, ano po, no, so masaya lang po talaga, no. Pero ang punto dyan ay kailan pa natin ito pag-uusapan. No? Kaya dapat i-educate natin yung mga teachers natin sa international issues, no, especially dito sa agawan ng teritoryo. No? Kasi po, pag tinignan po natin talaga dito, medyo hindi natin makita, no, kung hanggang saan, no, naiintindihan ito ng ating mga taong bayan. Ano? Lalo na, well, we just rely on the news, of course, no, na napakalaking tulong din naman sa atin, ano, pero syempre alam niyo naman ang news dalawang minuto, tatlong minuto, limang minuto, no, mahaba na yung 10 minuto na kumukuha po kayo ng mga expert, no, para ipakita yung all sides, no, of the story, no, pero napaka-importante po nito, no. Ito nga yung gusto namin sanang pag-usapan din, ano, doon sa mga in-service trainings, no, at lak session, ano, ng mga guro, kasi napaka, lalo na kung ang nasa ano ka, no, nasa
nasa frontier ka, no? Halimbawa, no, nandyan ka sa West Philippine Sea, Zambales, no? Pangasinan or Palawan, no? Or nandyan ka sa Cagayan area, no? Medyo ano po yan, no? Medyo dapat po talaga namumulat yung ating mga teacher. And of course, yung ating mga bata, no? Siguro, Ma'am Rica, ang isang issue kasi kung bakit nasa grade 10 siya, no? Yun kasi yun, yung contemporary issues po yung ating grade 10, ano, sa social studies. Kasi pag pasok nila sa grade 11, we also have subjects, no, na may kinalaman po dito, no, like yung understanding culture, society, and politics, no, sa grade 11, ano. Tapos meron din po tayong iba't iba pa, no, yung mga disciplines and in social sciences po, no. So medyo tumataas, no, tumataas po yung, ganun po yung plano, no, doon sa ating K-12 curriculum, especially sa social sciences po. Mm-hmm. We have one lawmaker, Sir Benjo, Kabataan Party List Representative Raul Manuel, saying na medyo malalim na kasi kapag pinag-usapan na ang international politics, when we talk about human rights and EJK, medyo malalim na usapin na daw ito para maintindihan ng mga bata. What he is proposing is instead to teach more in-depth curriculum of the government and of the constitution instead. Your thoughts on this, please. Na nasa ating ano na po yan, ano, nasa ating currently nasa ating curriculum na po yan, ano po, doon sa junior high school and even senior high school. Tama rin naman po yan. I agree naman po na malalim ito. Ang sinasabi naman po natin, ano, basic, sana maintindihan na habang maaga pa, no, or yung pinakamaaga, no, na possible ay maintindihan ito ng mga bata. Kasi pagpasok po nila ng grade 11, no, ay parang ano yan, eh, no, yan ay pag-uusapan na uli nila at medyo application na, no, ng mga pinag-uusapan at pagpapalalim ng analysis. Mm-hmm. Sa ngayon, siguro, dun sa, well, sa ating pag-aaral, no, eh doon lamang yan, doon sa doon lang sa knowledge, no po, doon sa mabibigay po natin, ano, yung napaka-importante po kasi bandang huli, no, pag akyat natin doon sa higher order thinking skills po, no, eh mas nandoon na yan, ano, sa kanilang grade 11 and 12 and even doon, kasi preparation for college po ito, no, itong grade 11 na and 12 po natin, especially sa mga academic track po, no, ng ating mga bata, no. Mm-hmm. All right, and with that, I will let you go. Maraming salamat po sa panahon, Sir Benjo, and you have a good afternoon ahead of you.